Ay, nako, hello mga Discovery Nighties. Samang kayo Gedli ngayon, nanonood. Isang mapagpalang Biyernes na naman sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang chillax na kwentuhang masaya at kapupulutan pa na mga aral ng ating mga Discovery Nighties. Ito ang Discovery Night. Abis ko, ah, shoutout. Ah. Oh, I love you too! Subscribe, I love you! At bilang special ang ating bisita ngayon, nakapaganda tayo. Naku, meron tayong bongchi sa ating mga executives ng AutoKid Trucks Solution. Yan, naku, welcome ha. Welcome Eric, Marvin, and Kevin. Ito ang ating mga executive ng AutoKid. At sana magustuhan nila itong prepare nating chicha para sa kanila. Ito na at papakilala natin, no? Ang External Vice President, Eric Daryl Lim. Hi. At siyempre, ang President Marvin Chu Lim. Yan. And ang Chief Executive Officer Kevin Yao. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Magandang gabi. Ako, welcome to Scott Media Discovery Night. Nako, ito, okay ba sa inyo? Tumitira ba kayo nito? Siyempre. Yes. O sige, habang kukwentuhan tayo. Ito mga yan. Bagong pautot ngayon ng Discovery Night. So ito, kwek-kwek. Ito, fishball. Ito, squidball. Yan. Okay. Ito, mamimili kayo. Kung gusto nyo ng suka. At saka, ito ano naman. Dyan? Ano ba tawag dito? Ha? Manong sauce. Bakit ko si Manang? Paano ko si Manang? Sexy siya. Hindi nakasagot. Hindi na. Okay, manong sauce. Oh, yan. Sili mo. Ayan, ito, sili na kalabas. Ito bang kwek-kwek ninyo? Ito yung ano, yung pugo. Pugo to. Pugo to. Tirahin mo natin. Pwede. Pwede. Mas masarap to pag may sauce. No. Okay. Okay. Kamusta kayong tatlo? Okay. Ma! Discovery 90s, yung mga kasama nating nagwagwapuhang batang executives. Opo, totoo po ito. At kahit na kay bata pa, pwede ka maging executive, especially ng negosyong itinatag mo. O itinatag mo. Ito ang mga AutoKid Truck Solution natin. Sila yung bumuo ng kumpanyang ito para ipakilala sa buong Pilipinas yung truck distribution. No? Kwento nyo nga sa Kevin, paano kayo nagsimula dito? When did it start? Started, 2011. Mm. So, una kotse, kaya AutoKid. Kotse? Kotse. So, actually, kami ni Marvin, tsaka ni Eric, nag-meet lang kami sa church. Uh-huh. And decided to form a business. Okay. That was 11 years ago? Yeah. Oh, 12 years ago na. 12 years ago na. Gusto lang may passion lang na mag-serve sa mga tao na during that time yung mga hindi pa makabili ng brand new cars ganyan. So ito yung nakikita natin nalabas sa mga EDSA sa malalaking parang highway. Parang ganoon. Opo. Na parang kung ako may kotse, gusto akong magbenta, pupunta ako sa AutoKid. Tama. Yes. Ganun. Doon ko ilalagak yung sakyan. Ilalagay, i-display. Yeah, parang ganoon po. So you get commission for that. Ayun sa amin, ang pagkakaiba is kami na mismo bumibili sa mga bangko. Tapos, naayos namin, chin-check namin mga papeles kung talagang ayos ba kasi yun yung mahirap eh. Then, yun. Tapos nag-succeed na. Tapos nagpalit kami ng trucks. Pero hindi ba kayo nahirapan doon yung, di ba naalala mo, may mga scammer nung yun, araw. Actually. Yung papel. Yes. Di ba? Pinepeke. Nakakaw pala. Have you ever experienced that? May mga once or twice may na-encounter na ganyan. Uh-huh. But yeah, we have to protect ourselves and of course the buyer also. Uh-huh. So that's why lumipat kami sa trucks. Okay. We import. Also ano na rin 'yun eh, yung time na 'yun medyo maganda na rin economy, yung yung mga kababayan natin, kaya na rin bumili ng mga brand new and surplus trucks, ganyan. Pare, Eric, ikaw, paano ka nasali sa kanila? Actually, in-invite nila ako eh. Mm-hmm. And gusto daw nila magtayo ng business na makapag-trade and also scale. So, in-invite nila ako. Mm. Sabi nila, let's work together. Ang importante lang kung mag-
business tayo, hindi tayo mag-away sa pera. Sabi niya gano'n. So, bago kayo nagnegosyo, may negosyo na kayo dati o nag-aaral lang kayo or something? Kasi yung babataan nyo pa eh. Hmm. So, iba-iba. I think ako, meron na. Yung, si daddy mo? Hindi lang yun, negosyo ko. Yung nauna, yung laptop kid. Kaya nga AutoKid yung pangalan. So, nagbebenta ako ng laptop sa likod ng kanji ko. Mga brand new na laptop yan. Galing US, galing sa ibang bansa. Tapos yun, doon nabuo ang pangalan. Ikaw, pare. Sa habang nag-aaral, nagde-networking, uso yung networking yun. Oh! Power! Yan. Di ba? Ako, believer ako. Believer ako ng networking. Na ano lang yan eh, na... ang tawag dyan, nababoy lang. Oh, but it's a very effective way of, you know, doing business at the same time. Kung estudyante ka, no? Pwede kang kumita ng extra on the side. Kung nagtatrabaho ka, pwede kang kumita on the side. Believer ako niyan eh. The power of exponent. No? Yung exponential growth. Yeah. Sa magandang training yan, actually, sa mga sales. Sa sales. Kasi walang produkto, pero... Good morning! Kailangan lagi good morning. Ganun niya. So, nag-network ka before? Yeah. You own a networking company o nag-network ka? Networker lang. Para ikaw? Ako dati working. So... Dati nagbebenta naman ng mga gadgets sa isang company na nagdi-distribute ng mga speakers, laptops, USB, mga ganyan. So, sales ako dati. So, from the car, nag-ship kayo sa mga second-hand trucks. That's where you started, second-hand trucks. Itong mga trucks na to, saan to nang gagaling? Before. Bago itong tatanong kong susunod. Sa Japan. Japan. Ito yung mga reefer. Yeah, mga marami. Iba-ibang klaseng, lahat ng klaseng trucks pinapasok po namin dito sa Subic. Sa Subic? Apo. Ano yan? Yung mga heavy equipment or forwarder? Yes. Ganyan. Logistic truck, construction trucks, mga refrigeration trucks. Yan po. Alam nyo, mga Discover 90s, ang nagustuhan ko istorya dito sa tatlo, especially dito sa AutoKid, nag-brand kayo eh. Well, you started with second-hand cars, started with second-hand trucks. Then you came up with your own trucks, right? Yeah. Oo. Paano kayo nag-transition? Interesado ako dyan kasi growth yan, no? Marami tayo mga viewers. Paano ba ako mag-grow? Stuck na lang ba ako rito habang buhay, bebenta ng second-hand? O paano nyo yun naisip? Sa AutoKid kasi, naniniwala kami na... gusto namin alagaan yung ano yung mga negosyante ganyan through after sales. So yung mission and vision namin, gusto namin align lagi. Eh pagka may mga kineri natin yung ibang brand, baka magpalit sila ng mission and vision na hindi na maging align sa amin. Okay. So sa amin kahit anong binebenta namin, as long as yun naman yung long term mission and vision namin. So kaya ni-carry namin na yung sariling brand namin ng AutoKid. So, ibig mo sabihin, you don't manufacture cars, but you rebrand a car, you brought it here, being sold by AutoKid, but may after sales kayo? Yes, opo. Paano yung pare? So, Eric, very interesting to ha, lalo na sa ating mga televiewers na nanonood sa buong mundo, actually buong mundo. So, Paano nyo nag-transition yun sa ganun, Eric? So, we carefully choose yung mga brands na kawork namin. Okay. And these brands are top manufacturers also in China. Okay. So, pagkausap namin sila, chine-check din namin yung facilities, check din namin kung anong support kaya nila mabigay. Okay. And us coming from yung surplus trucks din. So, may idea na rin kami ano yung mga usual na nasisira. Sa isang truck. Yes. So, negotiate kami with the manufacturers. Ito ang talagang kailangan ng Philippine market. Ito ang kailangan na support. So, from there, negotiate kami and we build the brand. So, when we sell a truck, ito yung mga kayang makuha ng isang customer na service out of it din. Okay. Bumili ako ng truck, AutoKid. Biniyahe ko ngayon ng Pilipinas. Binaya, diba? Dito ako binili sa, halimbawa, bumila sa Bulacan. Apo. Ngayon, bumiyahe ako, forwarder yung binili ko.
Bumiyahe ako ngayon ng, let's just say, Visayas. Nasiraan ako doon. Tacloban, for example. Tacloban, oh, for example. Oh. Which is malayo na. May sasalo sa akin doon kung ako yung truck owner or truck driver? Yes, meron. Kasi may branch kami doon. And yung system namin integrated across all branch. So yung information ng customer, kahit nasa Tacloban ka, kahit Cagayan de Oro, alam na namin yung history ng sasakyan. And may parts na rin doon para tutulong sa customer. So yung integrated yung system ninyo? Yes. These are, ano to, itong mga dealers nyo na to? Ng AutoKey? Company-owned din. Company-owned. Yes. Uh-huh. So may tindahan kayo ng truck sa iba't ibang bahagi ng bansa? Yes, currently nationwide. We have 16 branches. Oh, palakpakan yan, di ba? Di ba? Panalo, no IP, no? So, pag nasiraan ako, may sasalo sa akin somewhere else. Yes. So, yung talagang ang nakita ko sa inyo, Marvin, is you went to the after, yung customer care. Yun yung pinaka-importante. Oh, kasi yung truck kayo, pag binili mo, pag negosyante ka, yung truck mo, araw-araw tumatakbo, araw-araw kumikita ka. Isang araw lang, dalawang oras lang down yan, edi, hindi ka na kumikita. Uh-huh. Sayang yung bayad mo sa pahinante, sa driver. Uh-huh. So kailangan partner talaga tayo sa kliyente. So paano namin ginawa yun? Yung kliyente, talagang kinilala namin. Gumawa kami mga multiple studies na sobrang lalim. Ano bang iniisip ng kliyente na to? Sa itong probinsya na to? Anong iniisip ng kliyente na to? Mas malaki. So naiintindi namin ano yung lahat ng kailangan nila para sa negosyo nila. At yun yung ina-address namin through marketing, through service, through sa mga product offering namin. Gumamit kayo ng technology? Yes. Definitely, to synchronize this database all over the country. How's the, ano, yung return? Return in such a way that si Juan de la Cruz, bumili ng truck, yung trust na na-gain na nila sa inyo, gano'n nakalaki yung percentage that imbis na ipagawa nila sa kanto, di ba, usually, hindi, pare, tarayin mo na lang to, palitan mo ng muelye, o palitan mo ng ganito. Pero, tinatrust na nila kayo. How's the growth? Siguro, for me, work in progress pa rin yan. Mm-hmm. I mean, yung industriya namin, kaya bata kami, wala kang makikitang bata sa industriya. Wala talaga. Wala talaga. Kasi talaga yun, pero yun ang maganda. Isipin mo, anong mga industriya na ayaw ng mga bata, doon kayo pumasok. Uh-huh. Kasi yung mga industriya ito, medyo matagal na. So, hindi naman natin tinatawag na may edad na o matagal na sa industriya, pero matatalino rin sila. Pero on the next level of generation, the technologies that we have right now, mas mabilis mag-adapt yung mga bata. Okay. So dati, yan, gumastos sila kayo, nag-ERP sila, lahat ng mga automation ginawa nila. So ma-explain niya sa'yo, mahal sa una, pero dahan-dahan mababawi mo yun. Eh. Oh. So, paano yung balik nila sa inyo? Like, tune-up, change oil, yung maintenance ng truck, bumabalik sa inyo, hindi na sa labas nagpapagawa. Yun yung ano, we try to educate them na mas makatipid. Akala kasi nila pag dinala mo sa kasa, mas mapapamahal ka. Oh. Pero in reality, mas makakamura ka pa eh. Kasi warranty. May warranty. Exactly. Na-save mo na yung warranty. At the same time, yung hindi ka na magkailangan mag-stock ng pyesa. Kasi pag sila nag-ano, sila pa nag-stock. Let me stop you there. So ibig sabihin, yung parts mo, ng mga trucks na dinidistribute ninyo, readily available. Yes. Oh. So, available sa mga stores natin. Eh, so, hindi ka na mag-i-inventory. Nakasave ka na rin dun sa cost of money pa lang sa pag-inventory ng parts. So, galing. Galing naman nun. So, na-imbisyon nyo yung talagang after sales. So, kasi, very seldom. Unless, your Toyota, your Mitsubishi, Honda, saka yung mga nandito na since time immemorial, marami na silang shops. But it's very seldom for a new product na kung ano yung an industry standard, sinabayan nyo. Yes. Kung ano po yung, syempre, the Japanese talaga, yung standard ng process nila is talagang maigpit for customer satisfaction. No? That's why our company, during the pandemic, since wala naman kami ganong ginagawa kasi nakalano naman, so we focus on, we apply for doing ISO cert. In-ISO namin yung company. ISO kayo? Yes. Okay. Ah, OEP yan, ha, di ba? Oh, eto na yan. So, hindi talaga, ano lang ako, ellipse lang ako kasi bira kasi yung mindset na yung after sales.
Usually kasi, they're only after to the sales. Mm, yeah. But the after sales, yung, which is yung customer base yung inyong naging pamantayan sa... Is that part of your mission and vision, Eric? Yes, ang vision namin is to really help the customer grow. Uh-huh. So, as we grow, sila talaga dapat mag-grow rin talaga. Oh, kasi the more nila nagagamit ang matino yung truck, katulad na sinabi mo, Marvin, iikot yung pera nila, lalaki sila. Paglaki nila at mas happy sila sa inyo. Win-win. Oh, panalo both sides, no? Yes. So, okay, Luzon, Visayas, Mindanao, you have presence. Yes. Auto Kid presence. Yes. Dealership and the service after center. Sales, yes. Now, the question is, oy, gusto ko yan, magpa-franchise ako. Do you offer those kind of other mode of business, like model of business? Maganda po na tanong yan. No? Kasi this October, maglo-launch kami ng dealership franchising sa mga, we want to expand. yun yung sinasabi ko, yun yung multiplication eh. Actually, we want to expand at least 30 more branches in the next 5 years. Service branches. Mm. Para we can cater more customers. Oh. So like experience namin, no? Like for example in Tacloban, mga kalaban namin usually nasa Manila, kami nasa presence namin nasa Tacloban for Region 8. But yun nga, customer from Samar, ang layo eh, to Tacloban. So gusto namin at least may mga maliliit na branches. Meron ka sa Bicol, sa Tabaco, meron din. Matlog, di ba? O, so tapos para mabilis Alin. Yung servicing. Oh, katulad nung ginawa namin minsan sa Gisa Gedli sa Bulaga. Eh. Nagdipolog kami tapos nagbarko kami, Cebu ang bagsak namin. Oh. So yun yung parang entry ng mga islands or big islands, no? No. So like Guimaras, Iloilo, Bacolod. Actually, pagtawid dagat, medyo challenging talaga, no? Kaya kailangan merong service center. Opo. So you're gonna offer that kind of services in a franchise model. Yes, kasi wala tayong parang service center para sa truck talaga. Halos lahat puro kotse, di ba? Immaterial of brand. Laging puro kotse. So pag truck parang talagang kaya nasanay na parang bahala ka na. Ikaw na mag-ayos ng sarili mong problema. So we want to offer that services sa mga sa mga truck owners. Alam ko na. Especially kung may nanonood na may gasolina sa probinsya. Thanks. Kasi, di ba, pwede kang, pit stop. Oo, parang... Di ba yung sa US? Opo. Naalala mo yung, tawag nila? Interstate trucks. Di ba, doon sila sa pit stop, doon nagpapa-vulcanize, papahangin, refill, and so on. So, services. Services. So, that's what you're gonna do on October. Launch namin October, then, let's see kung ano... Okay, before we go on, so, paano mo sila ma-invite? O where do they contact you, Eric? Actually, aside from calling us, we have a page on our website. Ayun. So, makita mo doon all about franchising a dealership and lahat ng details nandun na. Oh, ano yan? Autokid.com? www.autokid.com.ph. Let me go back a little. No? Kayo, of course, 11 years is 11 years. That's more than a decade. Marami sa mga kababayan natin ngayon, entrepreneur, especially nung nagka-pandemic. O nga pala, bago ko tuloy, kamusta yung pandemic? Okay naman, naitawid nyo. Oh, yeah. Hirap. Hirap, totoo. Hirap. We have to let go of some of our people. Hmm. But okay naman ngayon, more than... nadagdag na. Yung mga nawala, bumalik na. Oh, nadagdagan nice. Pa na more employment po. Congratulations. Ano naman na maipapayo ninyo sa mga katulad ninyong entrepreneur? Do not let yung failures mo be the end. And kailangan lang talaga pag-aralan mo yung mabuti yung ginagawa mo. And make strategic decisions. So okay lang naman mag-try and try. Pero if wala naman direction yung try, sayang lang. So you have to have a goal. Yes. Oh. Ikaw lang, Marvin. Hanapin mo kung ano yung kailangan ng tao. Kasi nagbabago lahat ng kailangan ng tao ngayon sa panahon na yun. So pag makahanap kang may kailangan yung isang tao na to na hindi nila alam na kailangan nila, yun pinakamaganda.
yun, address mo lang eh. Gawa ko na negosyo around. Makakahanap ka talaga ng demand. Oh, katulad nun, di ba? Dati eh, ang hirap ibenta ng China trucks. Di ba? But you came up with a solution to strengthen the trust of the truck buyer and the truck driver. Na huwag kayong maglala. Meron kaming piyesa, may piyesa si AutoKid, meron kaming service center, at patuloy kami magagawa ng mga service center all over the country. Yes. Di ba? Tumpak na. Pare, anong mapapayo mo sa kanila? Siguro yung passion. If you have the passion sa ginagawa mo, I think parang hindi ka napapagod sa ginagawa mo. Natural na natural yung ano. Gigil, ano? Oh. No matter what industry. Tama. Ako, thank you sa inyong mga advice, mga Discovery 90s. Take it from their experience. Walang edad-edad sa paghahanap buhay. Talagang it's always about your perseverance, no? Yung gigil, at saka focus. No? Pero ako, welcome back dito sa ating studio. Nakita ninyo, Filipino company, nag-focus, mag-develop ng product, in this case, mga sasakyan, mga gamit panghanap buhay. But it didn't stop there. The good news about AutoKid is nag-focus sila sa after sales, which is very seldom sa bansa natin, no? Sa mga kotse, wala tayong problema. Naririnig natin yan. Tawag nila kasa, no? But sa mga truck, except yung mga nauna ng brand na nung araw, pero yung ibang truck talaga na lumabas ngayon, even yata nga ibang bus, walang after sales. But as you can see, nakita natin yung mga parts available. Pwedeng tawagan, may call center sila. Makita natin yung mga display nilang mga modelo na bagay sa negosyo natin. No? Marami silang variation o variety ng sakyan kung anong gamit ng negosyo natin. At baka mapabili rin ako balang araw. Matutuwa tayo. So thank you for that opportunity. Ha? Thank you. Eric, Marvin, and Kevin. And I hope makita namin kayo sa mga shops. 16 ngayon, but it's going to be 30 in the next 5 years, no? So that's gonna be like 46. Ako masaya yan, masaya yan. Happy ako, may negosyo. Pag may negosyo dito sa Pilipinas, may trabaho ang tao. Tama. At yung mga negosyante naman na nagtiwala sa AutoKid, na ipagkatiwala yung kanilang mga hanap buhay sa AutoKid, I hope lumago din kayo. Ngayon naman, itong next portion ng Discovery Night natin, dadaanin naman natin sa laro para mas makilala natin ang ating mga young, successful executives. Who's who, AutoKid? Simple lang naman ang gagawin. Ituturo nyo lang kung sino sa tingin ninyo ang tinutukoy ko. At sasagutin nyo lang kung bakit sa tingin nyo siya yung tinutukoy ko. G ba kayo? Okay. Question. Sino ang mas maigpit sa trabaho? Tama. Overwhelming si Kevin. Bakit? Eric, bakit maigpit sa trabaho? Si Kev, magaling. May attention siya sa detail. So, lahat napapansin niya. And yun yung strength din niya. Wow. Marvin. Kailangan kinokontrol niya lahat. Lahat ng aspeto. So, with controls, it's good. Para hindi ka manakawan, hindi ka malusutan, ganyan. Pero especially maraming moving parts. Yes, exactly. Di ba? No? So, maliliit na pyesa. Very strict yan. And it costs money. Spillage, di ba? Parang naalala ko yung kaibigan ko, yung Hapsoy, yung powerhouse. Yes, Charles. Sila Charles. Talagang hindi sila pwedeng mawala ng pyesa. Yes. Yung lagare, mawalan ka lang ng isang talim. Ubus na yung puhunan, yung kita mo sa isang box. Nagulat ako doon. And there was a time talaga na nangyayari yun. What you call spillage, no? It's very important. Kaya pala ikaw ang CEO. Talagang, usually po kasi yan ako yung nagpa-promise sa kliyente. So gusto ko ma-deliver yung mga ni-promise namin sa kanila. Yun, na isasanlaan laway. Yan yun eh. Di ba?
a brand that you can trust. Very, very important yan nowadays. Lalo na for a young age, yung virtue ng word, yung palabra de honor. Okay, next! Eto na. Sino pinakamaraming coaches sa inyo? Marvin. Ba't nahihilig ka sa kotse? Yung talaga hilig ko eh. Ever since ang bata ako, mahilig ako sa ilan kotse. Ilan ang kotse mo? Mga anim dito. Anim. Ano to? Muscle car o sports car? Iba-iba eh. Meron ng off-roading, meron ng rally car, meron ng sports car. Iba-iba. So hindi lang isang ano. So nag-off-road ka? Oo, oh, nag-off-road rin ako. Minsan-minsan. Kaya hindi bago rin sa iyo yung truck? Ah, hindi rin ako. Oh, kasi off-road is a very challenging car. Maraming pyesa kailangan. Maraming pyesa ang kailangan paritan. Para bumagay sa terrain. Yes. Oh, that's nice. Okay, sino naman ang mas madalas umuwi ng maaga? Uy. Ano ba yun? Si Marvin. Ayun. Tuwa. Sino yung isa? Ay! Oh, bakit si Marvin? Ba't siya madalas umuwi ng maaga? Ah, ako si Eric. Eric. Oh, bakit si Marvin? Busy eh. Marami rin siya ginagawa. So, uwi siya pero meron pa siya mga pinupuntahan sa gabi, mga meetings and mga events, ganyan. Ay, bakit si Eric naisip mo? Baka pagalitan ng asawa eh. Oo nga naman. Palitan ko nga sa akin. Takusa ka rin pala. Huwag ang mag-alala, Eric. Palitan ko nga. Hindi ka nag-iisa. Dalawa na tayo. Minsan, 2 o'clock pa lang, uwi na eh. Macho pala eh. Macho. Macho Nurin. Ito na. Sino mas malakas ang dating sa girls? Nung binata pa kayo, ha? lahat kayo. Iba-iba eh. Hindi, si Kev. Si ano? Binoto ko sarili ko, siyempre. Marvin, si Marvin. Bakit? Marami ka naging girlfriend ng araw? Hindi naman. Yung ano lang, yung siguro yung galing lang sa salita lang. Pero hanggang salita lang naman. Talaga yung ano, operator. Sino malupit? Hindi, si Marvin. Kasi may sports car eh. Pangalawit eh. You wanna ride my car? Di ba, naalala ko nung 90s eh. Paano ka ba uwi? Yeah. Sakay ka na. Nung araw may motor ako eh. Back ride. Okay. Sino naman ang malakas gumasto sa personal na pera? Marvin pa rin eh. Loko kayo ha. Marvin pa rin eh. Tanong na yan. Bakit? Ano mga hilig mo bukod sa kotse? Iba-iba. Pero syempre, ang sa akin, sa buhay, kailangan mag-gumastos ka para kumita ka. Kasi kung di ka gumastos, hindi ka kikita. Yung ulo mong kasabihan, kailangan mag-ipon ka na mag-ipon. Mm-hmm. Para sa akin, kailangan gastusin mo para ma-feel mo yung kahirapan. Para kinubukasan, kaya mo pa rin. Trabaho ka ulit. Kahirapan mo sarili mo. Gusto mo ng katulong? Katulong gumastos? Volunteer. Okay. Sino ang mas malambot ang puso? Ako siguro. Ayun. In what way? Mabait ako. Yakin. So, in a way that you love your employees. Yes. Empathy. You have empathy, malasakit, ganyan. Oh. So, patience, grabe. Patience, more on patience siguro. Bagay na bagay. Grabe, kaya siya nagawak na after sales namin. Kasi grabe ang pasensya mo. Grabe. Pati sa mga tumata, naplatan ako rito, nasiraan ako. Tawa lang siya. chill. Chill. So you manage problems in a very right manner. Yes. Namamanage ko yung stress nila. That's good. Oh, that's nice. Sino mas malambot ang katawan? Yeah. Ako, alam ko na eh. Sige, sample nga. Tingnan natin. I was dying inside to hold you. Lahat tayo, iba-iba sa ganda. Hindi kailangan kita kodi ko. Hindi. Ito, susunod. Gusto ko, ito may sample. Sino mas maganda ang boses? Yan. Sure to. Eric, sample. Sure to. Ako ba sa ganda? Dalawa eh. Ganda boses mo eh.
Friends sa Otto Kid, Dong Peng, mag ganyan. Wow. Uy, Dong Peng, oh, that's the brand. Oh, naalala ko yun. Oh. So, marami na rin yan, ano? Yeah, we have almost 8 principals. Mm-hmm. So, we make sure na kung ano yung best na product nila, yun yung ino-offer namin. Okay, before we end, I, for one, can honestly say that I am guaranteed by Otto Kid. With Otto Kid, para ako nakasandal sa pader. Tama po. Kasi, di ba, yung connotation na China yan, China yan. Eh, may prejudice. Ako, wala naman akong prejudice as long as you deliver what you promise. Exactly. Which in this case, sa Otto Kid, Truck Solutions, pwede nilang asahan yun. Pwede, pwede po. That's nice. Ako, marami salamat, Eric, Marvin, and Kevin for being sport. I hope na gustuhan ninyo yung local mukbang natin. Yung ating mga fishbowl at saka yung pampaliwanag ng buhay. So, dahil pag marami kang kinain na kwek-kwek, liliwanag ang bahay mo. Atake abuti. But, no, kami talaga, with all honesty, I'm really proud of you guys, especially hearing that you go after the, you know, when you sell something, you take care of the customer service. It's very seldom in the country or businesses in the Philippines that na may mga customer care. Meron din naman yung iba, pero very seldom, especially in the trucking business. I hope you'll go further. And there's, you know, Asia, for that matter. I hope that someday, somehow, I'll see you in Western world, in European world. Otto Kid. Oy, Noipi yan. Mm. Yeah. Sila Eric, Marvin, and Kevin yan. I'm really proud of you. I wish you all the best. And good luck. Sa inyo. O meron ba kayong gustong i-plug? Especially, ikaw muna, Kevin. We'd like to invite you sa franchise expo. We'll be October there. October ba? Attend ako. Gusto ko rin pumunta. Opo. And actually, dalawang event on October. It's our anniversary. And may EV expo rin. So it's a first EV. Lahat ng mga nagpaparating ng mga EV vehicles, trucks, magsasama-sama para i-promote po yung EV trucks, EV vehicles sa Philippines po. Very good. And thank you, ha. Ah, Marvin, nasaan? Ando eh, may regalo sa ako si Marvin. Ito, mega sardines, ha. Ako pa may regalo ngayon. Ha? Thank you, ha, Marvin. Welcome, Marvin, welcome. Meron ka bang gustong i-share sa ating mga viewers? So, i-plug. Yeah, aside from yung franchise, sana sumuporta tayo sa mga local na businesses. Yes. Dahil napaka-importante, lalo na ngayon, medyo naghihirap yung ekonomiya, kailangan sumuporta tayo sa mga local at gumawa rin tayo ng sarili natin mga negosyo at value. So, kayang-kaya natin yan. And speaking of the one who's talking to the customer, what you can guarantee them, Eric? So we guarantee them the support. So we have yung sinabi nga na hotline namin and call centers. And we will be there to support them and be them to help them. So talagang aandar yung truck mo, magagamit mo sa negosyo. At kagapay mo ang Otto Kid. At dahil dyan, meron kami regalo sa inyo. Yeah. Kala nyo, kayo lang may truck. Ang cute naman. Marami rin akong truck. Una, yan o, pison. Heavy duty. Okay. Kevin? Ganda. Oh, ito naman, fire truck. Ladder, di ba? Scobbery truck. Thank you. At syempre, ito, sesementoin natin lahat ng mga bukbok na mukha. Ay, stay. Papakinisin, yun o. Ayan. Ating loader ba tawag dyan? Mixer. Oy, thank you. Thank you. Palakpakan natin, thank guys. Thank you. At siyempre, meron tayo, ito naman galing sa La Pilipina. Amigo, ito, siguradong hindi ka uulit ng ulam. Ayan, meron kayo nito. O, ayan. Okay, muli sa inyo, thank you very much. Good luck and may God continue to guide and bless all of you. No? At siyempre, thank you very much at napaulokan nyo kami ngayong gabi na makasama ulit. Tuloy-tuloy lang tayo at taus-puso at walang hanggang pasasalamat sa bawat isa sa inyo, sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin, mga Repa, mga Rema. Muli, maraming salamat kay Eric, kay Marvin, at kay Kevin para sa ating Otto Kid Truck Solution. Hanggang sa susunod na Biyernes, 11 p.m. po,
And kita-kita. Share-share po pag may time, ha. Maraming-maraming salamat. Good night!